Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. So, araw ngayon ng Sunday, that's December 12. So, almost 15 days na ngayon ang nakalipas sa aming anim na palay. So, ang topic ko ngayon ay suhong o mole cricket. O nandito yung isang insect na nandito sa ilalim ng lupa na nakatira at isa rin siyang sakit sa ulo ng mga farmers. So, bago ang lahat, ako muna ay magpasalamat sa aking mga subscribers. Lagi lang nood at sa kapag-comment sa aking YouTube channel, sa aking vlog at sa mga hindi pa na-tribe sa aking channel. So, please subscribe also and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. So, ang topic natin ngayon ay yung suhong. Bago pa man dumating yung kuhol dito sa Pilipinas, ang sakit ng ulo ng mga farmers noon ay yung suhong o cricket o mole cricket. Tinatawag ito na mole cricket kasi nandun ito sa ilalim ng lupa. Yung suhong kasi, dito lang yan makita doon sa mga gilid-gilid ng minidai o yung pilapil. Yun ang kadalasan na kinakain ng suhong. Yung suhong, hindi yan siya pumupunta doon sa gitna upang manginginain dahil mayroong tubig. Yung suhong lang ang talaga kaya ito namamatay dahil kinakain na ito niya doon sa ilalim. Patay na. Ayan, wala na ang kalaman-laman dahil yung suhong nito ang culprit o yung may sala nito upang namatay itong isang puno ng young planted rice. Dito kasi yung suhong na tumitira dito lang sa mga gilid-gilid at dito ito siya sa ilalim. Kaya nilalagyan ito ng puradan upang mamamatay sila dahil ito lang ang problema nung una ng mga farmers, yung cricket o yung ipis bukid o mole cricket na tinatawag nila dahil kumakain niya sa puno ng isang newly planted rice na maliit pa siya na kinakain kasi yung katas o yung juice ng isang rice ay mas matamis at saka madaling lang mangat-ngat kumpara doon sa mga malalaki. Yung cricket naman ay hindi yan sa pumupunta dito sa mga tubigan dahil mamamatay sila kahit sila ay mayroon silang water repellent sa kanilang body system na hindi sila nababasa. Ang kadalasan kasi yung suhong na nagtatago, dito lang yan sa pilapil, dito banda, siya nagtatago kaya dito kadalasan nilalagyan ng puradan upang hindi mamatay yung buong palay dito na maliliit. Kasi kung pabayaan to siya, lahat ng palay dito na hindi naabot ng tubig ay pupuntahan ng suhong o cricket, yung mole cricket sa English pa. So, yan ang dahilan na mayroon dito mga puno ng bagong tanim na palay ay namatay at saka yung iba dito wala nang dahon dahil doon sa puno ay nginangat-ngat na nila yung ugat doon at sinisipsip upang mamatay. Kaya yun ang mga dahilan na upang ang isang dahon ng palay ay malaglag at saka tuluyan ang mamatay ang isang puno. Sa pagkangayon kasi, pag wala kang tubig dito sa gilid, ang suhong ay umatak. Pero yung kuhol naman ay hindi siya umatak dahil yung kuhol ay nandun lang sa tubigan. Kaya dalawa ang sakit ng ulo ng mga rice farmers. Pag walang tubig, inaatake ng mole cricket. Pero pag mayroon namang tubig, yung golden snail kuhol ay umatak din, yung tinatawag na sa scientific na Pumicia canaliculata. Yun ang variety dito na invasive dito sa Pilipinas, yung uri ng kuhol. Pero ito yung cricket sa ibang lugar, yung suhong ipis bukid ay kinakain to. Pero dito sa amin, hindi ito sila kumakain dito dahil nandito to sa palayan. Okay lang yung siguro yung cricket na doon sa bukirin na walang lason ay kinakain. Pero kadalasan dito mga tao, hindi sila talaga sila kumakain ng ganyang uri na insect. Yun ang dahilan na ang yung mga kuhol dito ay namamatay. Kaya yun din ang dahilan upang naglaan na mga planting materials upang maihabol sa pag replant dito sa mga katabi niyang palay na itinatanim. Mga ngayon kasi 15 days na to ang dead dito ng palay na to kaya makikita nyo na kulay green na siya masyado dahil bago pa man to inilagay dito sa lupa o itinanim. Pagkatapos ito nilagyan siya ng mix na fertilizer, yung para sa suhong at saka yung bayonet para naman sa golden snail kuhol. Kaya yung tubig na yun na nandito na sa loob ng palayan ay hindi siya pwedeng palabasin at hindi rin pwedeng magpasok ng tubig. Kung baga sa kwan, yung tubig dito na naka-intact, hindi
na pwedeng palabasin at hindi na pwede ding pumapasok. Yung dahilan, kaya yung dito kasi sa pag-araro to o sa pagmakina at sa pag-apak ng mga tao, kaya ito umakyat ang lupa dahil dito lang kasi sa may Pilapil. Kaya dito ang kadahilanan na piborito ng tambayan ng cricket o yung Apis Bukid o Sohong dito sa amin ang tawag. Kaya kadalasan dito sa mga gilid-gilid na palay ay namamatay dahil nginangat-ngat ng Apis Bukid yung puno ng bagong tanim na palay. Kaya siya ay namamatay. Ito lang kasi ang dahilan na isa sa mga kalabang mortal ng mga rice farmers pag bago pang tanim yung palay. Kasi yung Sohong ay siya ay umatak dito sa isang bagong tanim na palay, lalo na kung ang iyong area ay walang tubig. Pero doon sa gitna, hindi siya pumupunta roon dahil alam niya na mayroong tubig. Kahit siya mayroon siyang water repellent system sa kanyang katawan, ay hindi siya pumupunta dahil malayo na, kasi takot din siyang makakain ng tagak o yung crane, white crane. Kasi yun ang paborito ng tagak, yung Sohong. Kaya dito lang talaga sila sa gilid-gilid na tumitira upang maikubli nila ang kanyang katawan o maitago upang hindi sila makain ng isang ibon. Yun ang dahilan na kung mag-araro na o maggamit na ng makina, marami kasi mga ibon na lumilipad, umaligid-aligid dahil nilalantakan nila yung isang Sohong na gumagapang o lumulangoy doon sa tubig. Kaya doon sila namamatay, pinakain sila ng ibon. At pagkatapos na yan, kung magtanim na, yung kahit patag na to siya rito, mayroon tendency talaga na umaangat ang lupa dito dahil sa pag-apak-apak dito sa isang Pilapil o sa mini dike. Kaya yun ang dahilan na ang tubig dito sa gilid-gilid ay hindi makapunta. Kaya isa rin ang favorite na taguan o kapagkublian ng isang Sohong o Apis Bukid dito sa isang palayan. Kaya yung kadalasan ang namamatay yung bagong tanim na palay dito sa gilid-gilid dahil kinakain siya ng Sohong. Hindi katulad dito sa iba, nandito sa may tubigan, kung siya man ay namamatay, kinakain siya ng kuhol. Dito sa gilid, Sohong ang kalaban. Kaya yung bagong tanim na palay para siyang bibingka, init sa ibaba at saka init din sa itaas. Kaya yun ang dahilan na ibinibalance ng isang rice farmer ang paglagay ng tubig at saka pagtanggal ng tubig. Kasi kung matagal mo siyang lagyan ng tubig, yung Sohong ay makapag-attack na siya ng maraming area. Kung mayroon naman rin tubig, yung kuhol naman ang iyong kalaban. Pero yung kuhol, doon lang siya sa tubigan. Pero kung nangitlog na yung kuhol, pumupunta dito sa walang tubigan upang dito siya mag-iitlog dito sa itaas ng Pilapil o sa Minidike upang mag-propagate sila ng maraming itlog. Yung kadalasan pa naman ng itlog ng kuhol ay 50 to 20 yung pieces na yan, isang buwan. Pero hindi lahat ng itlog ay mabubuo dahil hindi yan sila fertile. So yun lang dahilan na ang kuhol at saka yung Apis Bukid ay siya ang number one na kalaban ng mga farmers pag bago pa yung tanim yung palay. Pero pag matagal na yung tanim ng palay, mataas na siya, mag-abot na siya ng 1 month, wala nang problema dahil yung Sohong na yan ay hindi na siya umaatak, hindi na siya nanginain. Mayroon namang iba niyang mga piste na kumakain, katulad ng black bag, diyan naman siya kumakain. Sa pagkangayon kasi, pag wala nang tubig dito, yung Sohong ay siyang umaatak halos paligid ng palayan. Kung walang tubig, ay kinakain ng Sohong. At tulad dito, yan, wala kasing tubig dito banda, kaya ina-attack niya. Yung hindi naman lahat ay namatay dahil siguro pagkagat nila, yung isang puno lang ang natamaan. Pero dito naman sa dulo, sa may tubigan, makikita nyo na mayroon kinain na ng kuhol. Ang pagkain pa naman ng kuhol, doon din siya sa puno ng palay hanggang paitaas. Kinakain niya yung dahon ng isang palay, pero hindi siya pumupunta doon sa ilalim. Ang kuhol naman ay yung Sohong o Apis Bukid. Isa siyang uri na insect na underneath o underground na nagtumitira doon sa ilalim ng lupa at doon ang binabanatan na yung mga ugat ng palay. At tulad dito sa kanto, ayan, namamatay na siya dahil inumpisa na sa pagkagat ng Sohong o yung Apis Bukid. Ang dahilan nito upang siya matanggal yung Sohong o mamatay, lagyan mo siya ng Pyrodan upang posesang mamatay. Dito ka maglagay ng Pyrodan dito sa banda na area na walang tubig. Yung lahat ng walang tubig ay lagyan mo siya ng Pyrodan upang yung Sohong ay hindi siya makapag-attack. Kung malulusaw na yung Pyrodan ay mamatay na yung Sohong kasi na mix na doon sa lupain. Pero kung wala kang inilagay o wala kang ina-anticipate na inside para sa kanila ay dumadami yung Sohong. Sa pagkangayon kasi hindi ako nakita ng Sohong pero nandiyan sila nagtatago. Dito lang kasi yan sila nagtatago sa dito sa underneath sa Pilapil. Lumalabas na sila, ginugutom na sila, umakain. Tulad dito, mayroon din isang kuhol. Ayun, bago tong dating na kuhol dahil nung una nung pumunta ko rito ay patay na to sila. Pero ito yung mga kuhol na siguro yung maliit pa na buhay at saka na wala na ng lasa, last bisa yung nilagay na machete kaya buhay na sila. Yan. Ito yung dahilan na ang mga dahon na yan ay natatanggal dahil yung iba dito ay kinakain na ng Sohong yung sa ilalim. So, this is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pals. See you and God bless us all and bye-bye.